Alam ko problema mo sa Honda CBR150R version 4. Trip mo sana tong motor na to, kaso napag-isip-isip mo na eto pala yung pinakamabagal. At underpower sa tatlong top of the line 150cc Japanese sport bikes. Totoo yan, mad dude. At mas lalo ka pang madidismaya ngayong mas umangat pa ang presyo nito sa dating 158,000 pesos to na 183,900 pesos. Oo, ang bilis na talaga ng price inflation natin, dude. Madami nagre-reklamo, madaming hindi natutuwa, kaya madalas mong maririnig sa mga ganitong klase ng motor ang mga katagang, "Choyong, pang expressway ligan siya na yan, pre. Pang isip-isip ko lang, pre. Pang second hand R3 na yan, pre. Shish! Sa totoo lang, not worth it. Mapapayat, sisibakin ko lang ng mga naka-Undermount Sniper 155 at Raider 150. Alam mo, dude, kung may inferiority complex, kakagaya ng mga taong laging nagtatanong ng top speed, naiintindihan ko na ganyan din ang magiging rason mo. At dapat mo talagang iwasan ang mga ganitong klase ng motor. Pag ganyan ang pananaw mo sa buhay, dapat ma-realize mo din na ikaw na yung mismong may problema at hindi ang motor na hindi na naman pinagpipilitan para sa'yo. Kaya para sa mga seryoso talaga sa pagmumotor at gustong kumuha ng isa sa mga Japanese high-end 150cc sport bikes, eto yung unbiased opinion ko tungkol sa Honda CBR150 single. Kagaya mo ba din, naging number 1 din yan sa top list ko. But for some fortunate reasons, tumaplis ako sa ibang motor. Ha? Pinagkaiba nito kumpara sa Suzuki GSX R150 and Yamaha R15M Bakamo? Well, bukod sa dalawang motor na yun na highly competitive talaga sa pagiging true sport bike replica, eto naman si Honda CBR150R version 4 is nakapokus lang talaga siya more on sa pagiging sport touring type. Alam ko madaming magre-react regarding dyan, but ang masasabi ko lang is, calm your tits, okay? May tatlong rason why bakit ko nasabi yan. Una na syempre dito yung pagkakaroon ng chillax upright seating position, may mababang seat height, easy to reach handlebars na almost parang naked bike na yung kanyang riding ergonomic. Hindi ito masyadong parusa sa ngalay kumpara sa ibang Japanese sport bikes na medyo magiging challenging para sa nagsisimula pa lang sa ganitong klase ng motor. Isa pa itong sport touring suspension settings na nakatimpla para maging slightly more forgiving sa napakapulidong road condition natin dito sa Pelepen. Sama mo pa itong komportabling rubber foot pegs for more comfort na tumutulong sa pag-absorb ng vibration. And lastly, ang indikasyon na nagpapatunay na sport touring lang talaga ito kahit hindi man amino ng iba is yung pangalan niya na meron lang single R. Kailangan mong malaman na merong obvious na paraan ng Honda para tukuyin ang level of sportiness ng kada motor nila, especially para sa kanilang high-performance motorcycle. Kagaya ng Honda CBR500R and CBR650R for sport touring. CBR250RR and CBR600RR para naman sa SS, super sport category. Then you got your RRR super bike, CBR1000RRR Fireblade. But anyways, ang puntong gusto kong magets nyo dito kay CBR150R is hindi po talaga ito dinisen ni Honda para makipag-compete with other high-performance 150cc true sport bike replica. Because minamarket ito ni Honda para maging pinakamabisang 150cc sport touring bike na mas babagay sa lifestyle ng mas nakakarami. Yung lifestyle na tinutukoy ko dito, yun yung tinatawag kong poging relaxed na lifestyle. For some context para mas maintindihan mo, magmumukhang pogi ka dito kaysa sa ibang 150cc sport bike sa kadahilanang hindi ka magmumukhang pagod, and at the same time, mas relax ang katawan at isipan mo dahil sa napakatipid na konsumo at maaasahang reliability ng motor. Totoo na underpower talaga at mas mahina pa ang kapasidad ng makina nito kumpara sa Underbone Sniper 155 or Raider 150. Pero hindi po ibig sabihin niya na mababa lang ang kalidad ng makina ni CBR150R. It still has a very optimized 149cc 4-valve dual overhead cam engine configuration, so similar specs pa rin yan sa mga counterparts niya. Yun nga lang, hindi siya calibrated for high performance output. Mas nakatuon kasi yung performance nito to maintain its optimal running condition. Kumbaga, sakto lang yung performance nito at hindi niya masyadong sinasagad ang hangganan ng performance of a typical 150cc. Meaning you can expect na mas tatagal yung lifespan ng makina nito kumpara sa iba. And yes, I feel you, mad dude. Mahirap tanggapin yan considering the price to performance ratio na pwede mong mabili sa ganyang price range.
Alam yan ni Honda at wala silang balak baguhin yan anytime soon. Kasi yung totoong value for money nga na gusto nilang ibigay sa atin dito ni Honda is ang mabigyan tayo ng poging practical na motor na hindi magiging sakit ng ulo pati na katawan at ang klase ng motor na mapapakinabangan natin sa mas mahabang panahon. Unfortunately, madali hindi ko kayo mabibigyan ng actual experience feedback gamit ang motor. Dahil ang hirap dito sa probinsya, wala man lang demo unit but kargado na ito ng halos lahat ng kailangan mo para sa isang typical na mamahaling mapormang pang-commute. Seat height niya ay 782mm. Kung ibabase natin yan sa 800mm ni R15M, sigurado flat-footed na yan naka 5'7 at komportable na yung gamitin para sa naka 5'3 or even 5'1 in height. Bigat ng motor is 139kg. Swak na yan, di ka napapad pa rin ng mga malalaking sasakyan. For good and sharp handling performance, you got a diamond frame chassis, Shaw inverted front fork suspension with 2-piston Nissin brake caliper. Yung gulong na ito is 100x70-17 and a 130-60-17 IRC road winner tires. Parehong brand ng gulong yan sa R15M and I can definitely say na makapit yan for public road application. And to top it all off, it is now also paired with the 2-channel ABS. Kaya mas mahal na siya ngayon kumpara sa naunang dumating na CBR 150R version 4, which is now priced at 183,900 pesos. Worth it yung ABS, dude. Especially sa mga sport style na motor kung saan malakas makatrigger na humataw ng motor. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga hindi ko nagustuhan sa motor. Yan! First, hindi ko nagustuhan yung itsura ng dashboard area. Maliit na nga yung windscreen, outdated pa yung display meter. Considering tatlong beses na itong ginamit from version 3, facelift version 3.0 at version 4. Come on Honda, it's already been 7 years since una nyo pa itong ginamit. Alam ko hindi masyadong big deal yan, pero kung ganitong patuloy na tumataas ang mga presyo ng mga motor natin, hindi natin maiwasan na humingi ng at least some sort of further improvements man lang. At dagdag ko na rin sa reklamo ng ilang current CBR150R owner na maingay at madalas daw lumawag ang kadena. The Honda CBR150 version 4 ay magandang ideal bike kung ikaw ay naghahanap ng alternatibong mapormang pang-commute. Magaan sa bulsa i-maintenance, matipid kumonsumo ng gas, at higit sa lahat ito yung klase ng motor na hindi magiging sakit ng ulo sa'yo sa mahabang panahon. But kaya nang sabi ko sa'yo kanina, kung target mo magkaroon ng isa sa tatlong Japanese 150cc sport bikes, may mga kanya-kanyang strength and weaknesses yan. Kung gusto mo ng very competitive na motor, go for the GSX R150. Trip mo naman parang big bike na madaming features, go with the R15M. Kung saan nagawan ko na ng actual review yan. Click mo na lang mamaya by the end of this video. Nga pala madid, meron pa akong gesture mismis sa inyo. Ayon sa nakausap kong sales executive ng Honda, magkakaroon ulit daw ng standard version which will be in the matte black color finish. Not sure kung magkano na magiging price nito pero hopefully di na umabot sa 170,000 pesos. Thanks for watching mad dudes. Hopefully soon matest ride din natin to, no? Pati na yung GSX R150 para mapagkumpara natin kung ano ba talaga mas babagay dyan sa puwet mo. Baka naman madun.